Lab! Naku mga Mars, samahan niyo naman ako magluto ng ginataang hipon o ginataang suko. Naku, alam ko favorite na favorite niyo rin to. So tara na at samahan niyo na ako. At bago yun, magsaing na muna kayo ng marami at mapapalaban kayo sa kainan yan. So ito na po ang ating mga regalo. At ito na po ang ating mga rekado para sa ating ginataang hipon o supo. Meron tayong, of course, hipon, garlic, onion. Gagamit din tayo dyan ng fish sauce, sitaw, kalabasa. Gagamit din tayo ng okra, tomato. Gagamit din tayo ng 1 green chili pepper. At syempre, kakailangan din natin ng gata. At ang ating pepper to taste. So, bago tayo magluto ng hipon, tanggalin nyo muna yung dumi sa ating hipon. Yung bituka niya, yun doon napupunta yung mga dumi na nakakain niya. So, ganyan, tusukin mo lang. At hatakin mo lang. So, ayun, natanggal na yung kanyang dumi. Ayun. So, tara na at mag-umpisa na tayo magluto. So, eto na nga. Magpainit na tayo ng ating kawali. Ilagay muna ang ating cooking oil. Ikot-ikotin mo muna nang kumalat ang kanyang oil. So, ilagay muna ang ating garlic. Isunod muna ang onion. Napakasimple lang gawin guys, pero special lang kanyang lasa. Once na naghiwa-hiwalay na yung onion, ilagay muna ang tomato. Once na malambot na ang tomato, ilagay muna ang fish sauce. Iba-iba po tayo ng paraan ng pagluluto. Kung wala kang patis, pwede kang gumamit ng salt. So, ilagay muna ang ating gata. Hintayin lang natin kumulo ng baagya. Ilalagay niya natin ang iba nating gulay. So, ayan na nga guys. Ilagay mo na ang ating kalabasa. Nasa ganun na, lumalambot na siya. Guys, maglalagay din tayo dito ng 1/2 cup of water. At pumitas nga pala ako ng malunggay sa aming hardin.
sa aming hardin. Nanghingi lang pala ako sa kapitbahay namin. So kapag lumambot na ng bahagya ang ating kalabasa, isusunod na natin ang ating carrot. So isunod na natin ang ating sitaw. Ilagay muna din ang ating 1/2 cup of water. Ilagay muna din ang ating pepper. Medium heat lang po tayo, ah. Para hindi masunog ang ating gata. So tatakpan ko lang 'to. At hihintayin ng 2 minutes. At yung okra naman ang ating ilalagay. So, titikman ko muna siya. Saktong-sakto lang ang lasa niya, guys. Ilagay na din pala natin ang ating 1 green pepper. Patakpan ko muna. So after 2 minutes, ilagay naman natin ang ating okra. Ihuhuli na natin ang ating malunggay na hiningi ko lang sa akin. Mabait na kapitbahay. So, tatapang ko muna uli ito at babalikan ko ng 3 minutes. So, ayan na nga. So, ilagay na natin ang ating supo o hipon. Ito ay hinugasan ko na at tinanggal ko na ang mga dumi sa kanyang katawan. Ang lalaki po ng ating supo. Hayaan muna natin siya ng 2 minutes. 2 minutes to 5 minutes. Tatapang ko lang muna. So after 3 minutes to 5 minutes, ilagay na natin ang ating huling sangkap. Ang ating malunggay leaves. Ang napaka-healthy malunggay. Haluin lang natin ng dahan-dahan.
Ayan guys, napakaganda. So, paano luto na ang ating kinataang hipon? O ano pang hinihintay mo? Chibuga na! Ready to serving bowl? So, eto na ang ating ginataang hipon. O supo.